Mama! Matatagalan pa ba yan? Oo eh. Patid ho yung cabin ng clutch eh. Sumakay na lang ho kayo sa iba. Eh, mabuti kung may dumaang taxi dito. Ang hirap sumakay pa naman dito. Meron ho sigurong dadaan dyan. Doon na lang ho kayo sumakay. Alas na po, no? Niyo, ma'am? Ako, ma'am? Ma'am, paano ba to? Taxi ko, may sakit na. Pati ata pa sa yero ko, ha? Ma'am? 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 Mama, para! Bakit? Anong nangyari dyan? Yung pasayero ko, boy. Oh. Hindi matay ko, eh. Eh, nag-aabang ko ng taxi rito, eh, nasira ko yung taxi ko, eh. Hinimatay baka, ma'am, medyo namumutla nga, eh. Oo nga ho, eh. Buti ko kaya, doon nyo na lang ko siya sa kotse nyo iupo. At mabuti pa rin, aircon. Hanggang sa magkamalay ho siya kung hindi ho nakistorbo sa inyo. Hindi, okay lang sa akin. Buti pa, dali mo na yung gamit niya. Ako na ang bubuhat sa kanya. Oo. Teka, huwag ka matakot sa akin. Tinutulungan lang kita. Pinahala kasi ako ng taxi driver dahil nawalan ka daw ng malay. Ma'am? Sige pa, si bossing na pong bahala sa inyo. You want anything? Tubig. Meron akong tubig dito. Mineral water. Lagi ako nagdadala. Salamat ah. Naka-istorbo tuloy ako sa'yo. Ako? Okay lang. At least nakatulong ako. By the way, I'm Nestor Fernando. Melanie De Vera. Hindi kasi nandun ang boyfriend mo? Nagkaroon kasi ng problema eh. Bakit? Ano yan? Actually, dapat susunduin niya ako. Kaya lang nasiraan ng kotse. Kaya dinala pa niya sa talyer. Bakit? May dumiba ako sa mukha? Ay, hindi. Wala. It's just that you look familiar. Nadinig ko na yan. Hindi. Seryoso ako. You really look familiar. Ma'am! Ma'am, okay lang pa. Pwede ko na kayo hatid. Hindi na lang. Okay lang. Ako na maghatid sa kanya. May bala kang isukat yan, eh huwag mong gagawin. Masama yan sa ikakasal.
Lani, sa lahat naman yata na ikakasali, ikaw itong matamlay ah. Ma, I'm okay. May problema ba? Nag-away kayo ni Dennis? Hindi ho. Medyo apprehensive lang kasi ako eh. Siguro, ninenervous lang ako. Marriage is a lifetime commitment, hindi ba? Kaya siguro, nare-realize ko na hindi biro-biro itong papasukin ko. Mahal mo ba siya? Ma, ano bang tanong yan? Siyempre ho, mahal ko si Dennis. Oh, ganun naman pala eh. Oh, edi walang problema. Alam mo, kung talagang in love kayo sa isa't isa, eh wala kang dapat ikatakot. Lani, alam mo, wala kang dapat na ipangamba dyan kay Dennis eh. Tsaka kayong dalawa, pareho na kayong nasa tamang edad. Mabuting tao si Dennis. Matagal na natin kilala yung pamilya niya, di ba? At saka, sabi ng kuya mo na mismo nagsasabi nung nagtatrabaho sila abroad. Nagpakasipag daw yan si Dennis dahil lang sa'yo. Oo. Kaya nga ako siya umuwi dito para lang sabihin na magpapakasal na kami. Teka nga. Baka naman may ibang dahilan. Ayaw mo lang sabihin. May ibang tao? Ma! E paano nga? Naghahanap lang ako ng dahilan para maintindihan ko yung hesitation mo na yan. Good evening, ma'am. Good evening. Oh, sis! Ready-ready ka na ba? Ay, nako. Mabuti pa. Tama-tama yan dating mo. Mabuti pa ikaw nang magkumbinsi dyan sa kapatid mo tungkol dun sa kaibigan mo. Ma, ano ba? Wala naman talagang problema eh. Asawin lang ako ni Kuya. Lani, may good news ako para sa'yo. Tuwang-tuwang ibinalita sa akin ni Dennis Karina, tapos na niyang bayaran yung bahay na pinatayo niya dun sa Freedom Rest. Kung tutusin, pwede na nga kayo lumipat ngayon dun eh. Tsaka, marami siyang naiisip na negosyo eh. Pero, siyempre, hintayin pa daw niya na ikaw magdesisyon para magkasundo kayo kung anong negosyo ang gagawin. Dami talagang plano ng pare ko dyan para sa kanilang dalaw. Oh, ano, kita mo na. Masaya ka. Kita mo na, di ang kuya mo pa mismo nag-a-assure sa'yo. Wala kang dapat i-alinlangan dyan sa kasal niyo. Mawala na sinabi. Bakit sis, may problema ba? Wala! Ay, nako, nako. Tama na yan. Halina kayo. Kumain na tayo. Ha? Halika na. Wala. Matutuwa kayo sa ulam. Kari-kari. Oo, sis, kata. Sige, susunod na lang. Sige. Kailangan naman natin maging corny ngayon.
Hindi na. Ito na tayo doon. Ano yun? Di, doon. Ano nga yun? Doon, no? Di siyempre, doon sa bagong bedroom natin. Halika na! Ay, hindi, alam mo? Okay pa ako dito eh. Dito na lang muna tayo. Eh, nainita na ako. Ikaw ba? Hindi ka ba nainita? Hindi, okay lang ako. Okay lang ako. Sige na. Ano ka ba? Anong gagawin natin doon? Hindi ka ba kinakati sa damit mo? Hindi nga eh. Alika na, sige na. Ayoko, mamaya na. Ano bang gagawin natin doon? Ang may ko talaga, pilyo ka, no? Sige, alika na. Ayoko, ano ba? Ano ba? Isang kulang mo, Ray? Alika na, alika. Wala. Happy? Oo naman. I love you, Dennis. Bakit? Naloloko mo ba ako? Hindi. Pinatanong ko lang naman kasi if you're happy. Masyado kang defensive. Sinagot mo sa akin kaagad. I love you. What's wrong with that? Masama ba mag-I love you sa asawa ko? Mas mahal na mahal kita, sweetheart. At hindi kita magpapalit kahit ilang babae pa malukso sa akin. Huwag kang magsalita ng tapos. Palita ko nga nung stag party nyo, lasing na lasing ka lang. Oh, si Ruben ang may idea nun. Siya ang nagbimbito doon sa dancer na yun. Nag-enjoy ka rin, ano? Hindi nga eh. Namimiss kita. Tawag nga nila sa akin, KJ, dahil umalis ako kagad sa party. Alam mo na. Sige na nga, naniniwala na ako sa'yo. Basta, lagi mong tatandaan, hindi magbabagong pas ako. Mahal na mahal pa rin kita. At yung pinangako ko sa'yo sa simbahan, hindi magbabago yun. I love you too, Dennis. I love you very much. Ang relasyong mag-asawa ay isang relasyong panghabang buhay. Ngunit katuwa naman ang dalawang taong bumubuo nito'y di man lang magkaano-ano o magkakilala bago sila magkatagpo o pinagtagpo. Kumisan ang tagpuan nila'y lubhang di sinasadya. Ano nga ba ang nagtutulak sa isang babae at lalaki na magpakasal? Tanging pag-ibig nga lang ba? Totoo bang maaaring may ibang motibo ang isang tao sa pagpapakasal? At ano ang epekto ng motibong ito sa bisa ng kanilang kasal? Panoorin po natin ang ating palabas para sa kasagutan. Magandang hapon po muli. Sinagsaan niya si Dennis. Hindi ko maintindihan.
Bakit nakapagpiansa yung lalaki yun? Ruben, pwede siyang magpiansa. Ang sabi sa akin ni attorney, homicide through reckless imprudence daw ang kaso. So, it's bailable. Di alam ng lalaki niya kung gano'ng kalaking pinsala ang ginawa niya sa pamilyang to. Lalong-lalo na kay Lani. Sis, tigil mo na yan. Andito kami. Kahit anong mangyari, hindi ka namin pababayaan. Araw-araw gusto niya. Nakikita kami dun sa restaurant niyon. Mula nang kinasal kami, gusto niya makikita kami dun sa dating tagpuan namin. Ayaw niyang baguhin yung dati namin ginagawa. Pinili pa nga niya ako ng mulaklak nun eh. Lagi niyang ginagawa kami sa akin. Ayaw niyang, pati yung dati namin pagtitingin. Mahal na mahal ko si Dennis. Kaya dinadala ko yung magiging anak namin. Andito lang kami. Tibayan mo ang loob mo. Hindi dapat nangyari yun. Sa lahat naman ang pwede kong mabangga. Bakit? You're not guilty. Malinaw yun. Maraming nakakita na aksidente lamang lahat. Tsaka huwag kang mag-alala. Magaling ang abogado natin. Kayang-kaya niyan lusutan yan. Pero kilala kong asawa niya, si Lani. Isang beses mo lang siya nakilala. She was just an acquaintance. Walang daylan para mabother ka at mag-guilty. It must be really hard for her. Kinausap mo na ba siya? Hindi pa eh. I never had a chance. Sinubukan kong kausapin pero ayaw niya mapag-usap sa akin eh. Nestor, makinig ka sa akin ha. Nakausap ko si attorney at nakikiusap siya na i-condition mo ang sarili mo na wala kang kasalanan. Aba, sa tuwing magkikita kayo sa court, mukha kang takot. At mukhang humihingi ka pa ng tawad sa kanya at inaamin mo ang kasalanan mo. Aba, Nestor, mali yun. Hindi mo naman naiintindihan eh. Gusto ko makita si Lani. Gusto ko siya makausap. At yung nangyari, aksidente man o hindi, the fact is, napatay ko yung asawa niya. Kaya gusto ko mag-sorry sa kanya. Sorry kung nakabala kita. Anong ginagawa mo dito? I'm sorry. Alam ko, hindi ko dapat ginagawa to. Pero alam mo kasi, pag nakikita ka sa korte, pag nakita ka tayo umiyak, nakakonsensya ako eh. Huwag mo sa akin sabihin ang krimen mo. Sa korte mo yan sabihin. Lani, I'm really sorry for what happened. Hindi ako nagpunta rito para depensahan ang sarili ko.
Handa akong makinig sa lahat ng sasabihin mo sa akin. Umalis ka na. Kapag nagsalita pa ako, hindi ko lang mapipigilan yung sarili ko. So please, just go. Go away! Just leave me alone! Sa bahay ka para maalagaan kita. Huwag na lang, Homa. Hindi naman ako nag-iisa rito eh. At saka, nandiyan naman si Inday. Dadaanan to ng mami ni Dennis. Oh, eh bakit mo? Pamimigay yan eh. Ikaw tong asawa ni Dennis. Ako naman ho, nagsuggest na kunin lang itong mga gamit ni Dennis. Eh bakit? Talagang nag-aalala ako sa'yo, bata ka. Tingnan mo nga yung buntis ka pa. Eh, hindi bali ngayon, maliit pa yung tiyan mo. Eh, pag malaki na yan, lalo ka lang mahihirapan. Mabuti pa. Pagbili mo na lang itong bahay mo. O kaya kahit parentahan mo. Gusto kong sanang lumayo, Mai. Gusto kong magbakasyon. Walang problema. Ihahatid ka namin sa Davao. Doon kay Tita Victoria mo. Hindi ako kailangan mila na lang sa Batangas. Kasi matagal ko nila namang hindi nakikita yung kaibigan kong yon. Sa Burol pa kami huling nakita eh. Uy, paano nga pala Lani, yung mga hearing natin ng kaso? Meron pa yun ah. Eh ma'am, matatagalan pa yun eh. Lagi naman napopostpone yung hearing. Gusto ko munang kalimutan yung bigat ng mga pangyayari. Ay, ako. Kung bakit naman kasi, gustong-gusto mong sulohin yung mga problema mo. Wala namang ibang makakatulong sa akin kundi yung sarili ko. Kaya ma'am, maraming salamat sa lahat. Ay, ako. Talagang ganyan ka. Mas kinumaliit ka pa. Napakatigas ng kalooban mo. Ma, kapag hindi ko tinibayan yung loob ko, ano pang matitira sa akin? Wala na. Kaya ang pinipilit kong isipin yung mga positibong bagay. Kahit wala na si Dennis, at least, iniwan niya ako ng isang magandang alaala. Magiging anak namin. Kaya nga, kailangan kong ihanda yung sarili ko sa bagong role na gagampanan ko. Ang pagiging isang ina. Tapos na ang pagiging asawa ko. Ayoko nang maramdaman ang pagiging isang biyuda. Kaya, matatawagan ko kayo kapag kailangan ko ng tulong niyo. Pero sa ngayon, kailangan kong tanggapin na wala na si Dennis. Kailangan kong pag-alala ng mabuhay na nag-iisa. Kakayanin ko ito, Mari. Day, sige na. Pwede mo pakiusapan yung ama mo. Eh, papaalis na nga siya, Kuya. Eh, saan mapapunta?
sa kaibigan niya sa Batangas, magbabakasyon daw. Sige kuya, marami pa kaming ayos yung gamit na sa loob eh. Sandali lang. Eh kuya, hindi talaga pwede. Aalis pa siya eh. Eh kasi kailangan ko talaga siya makausap eh. Hinga. Inday! Ate! Lani? Dali natin sa ospital ang ate mo. Kayo ba yung asawa ng pasyente na papasok pa lang sa emergency room? Hindi ako, kaibigan lang niya ako. Delikado ang kalagayan niya. Maraming dugo ang nawala sa kanyang katawan. Kailangang masalinan siya kagad ng dugo. Wala na tayong oras. Ayaw mo sabihin nung nasa ospital ako. Pahinga ka na lang muna. Sige na. Tsaka na lang natin pag-usapan. Ma, anong sabi? Ano nangyari sa baby ko? Ano nangyari sa kanya? Sa baby ko. Anong sinabi ng doktor? Hindi siya makaligtas, Lani. Ma! Baby ko! Ma! Lani, ano? Lani. Makinig ka sa akin. Ibayang mo yung loob mo. Mami, bakit pati yung baby ko? Lani. Mami, bakit pati yung baby ko? Lani, ang importante, buhay ka. Napapasalamat ako sa Diyos at iniligtas ka niya. Pinadala ko na muna kay Inday lahat ng gamit mo dito. Talagang hindi na ako papayag na doon ka pa pumirmi sa bahay mo. Jesus, kita ang pinalagi ko eh. O sige, Inday. Magpahinga ka na muna doon. Opo, ate. Ako, mabuti naman at lagi mo kasama itong si Inday. Napakabait na bata nito ah. At lagi mo pang maaasahan. Naku, hindi naman po, ma'am. Hindi lang naman po ako ang nagligtas kay Ma'am Lani, eh. Sige. Alam na namin yon. Dumating si Nestor. Eh, kaya nga siguro nataranta tong anak ko, eh. Nakita siya. Nagmadali. O, ayan. Nadulas tuloy. Naku, hindi po, ma'am. Wala pong ginagawang masama si kay Nestor. Sige na, sige na. Eh, tuloy mo na kung ano man ang gagawin mo, ha? Ma'am? May pagtatapat lang po sana ako sa inyo. Huwag po sana kayong magagalit. Si Kuya Nestor po ang nagligtas po sa buhay ni Ma'am Lani.
Ayaw po sana niya magpasabi, pero po nasunugod na po namin si Ma'am Lani sa ospital. Kulang na po siya sa dugo. Si Kuya Nestor po ang nagbigay po sa kanya ng dugo. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Eh, sabi ng doktor sa akin, galing sa blood bank, naku, yung inilagay... Hindi po, ma'am. Hindi po, ma'am. Ayaw lang po talaga niya magpasabi. Eh, hindi naman po pwede yun dahil napapasama na kung tingin mo sa kanya. Yes? May naghahanap po sa inyo? Oo. Si Miss Melanie De Vera daw ho. Okay, I'll take the call. What line? Sir, no. She's here. She's here? Okay. Miss, please come in. Good morning. Good morning. Let's have a seat. No, wag na lang. Hindi naman ako magtatagal eh. Gusto ko lang magpasalamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Actually, wala naman yun eh. Dapat nga tumawag ako sa mami mo. Pero emergency situation eh. Mabuti na lang pareho tayo ng blood type. Can I offer you anything? Hindi, wag na lang. Hindi naman talaga mo... I insist. No, please. We don't have to be nice to each other. Siguro dapat tumawag na lang ako sa telepono, pero parang hindi naman yata tama yun. Niligtas mo yung buhay ko, kaya personal akong pumunta dito. But you see, Nestor, I mean, ayoko sanang isipin mo na... Of course. Hindi ako hihingi ng kapalit para sa tulong na ginawa ko. Don't worry. Sige, tutuloy na ako. Ah, sandali. Iahatid na kita. No. Huwag na lang. Thank you ulit, ah. Bye! Lani? Thank you din. Para saan? Sa pagkakataon nito na nag-uusap tayo hindi galit sa isa't isa. Hi, Lani. Binibenta mo na pala bahay mo. Saan ka pupunta? Kina Mama lang. Tama nga siya. Mas mabuti pang ibenta ko na lang tong bahay. Baka matulungan kita kasi marami akong kaibigan na interesado. Kung okay lang sa'yo. Hindi, huwag na lang kasi galit pa sa'yo si Mama at si Kuya Ruben. Kukulitin lang nila ako tungkol sa kaso eh. May ibig mo bang sabihin? Sinala na lang ang galit ngayon? Eh, ikaw? Yan ang dahilan kung bakit pinapunta kita dito. Magkikita kami bukas ni Atty. Perez sa office niya. At saka, pakisabi na rin sa abogado mo na handa na akong mag-settle out of court. Sorry. Nabigla lang ako. It's okay, Nestor. Salamat naman at napatawad mo na ako. Kasi after all this time, hindi ko alam kung paano tatanggalin ang guilt feeling na nakaramdaman ko dahil sa pagkamatay ni Dennis. Nagbabayad lang ako ng utang na loob. Gusto ko na kasing matapos ng lahat ng ito eh. Gusto kong magsimula ulit.
Pwede ba ako humingi ng isang favor? Ano yun? Tomorrow, after the meeting, can I invite you to dinner? Tumagal ang paglilitis sa kasong homicide through reckless imprudence na isinampa laban kay Nestor. Sa katunayan, hindi pa nga nag-uumpisang magpresenta ng ebidensya ang taga-usig nang pumayag na si Lani na iurong ang kaso at tanggapin ang bayad na danyos na inalok ni Nestor. Talaga namang lubhang aksidenteng hindi maiiwasan ang nangyari kay Dennis. Kaya't tama na rin na madismiss ang kaso at pagbayari na lang ng danyos si Nestor. Nagmamadali pa nga ako kanina eh. Sabi ko nakakayang mali. Alam mo, na-appreciate ko talaga. Buti, pumayag ka dito sa dinner natin. Eh, dinner lang naman ito eh. It doesn't mean anything. Are you done? Yeah. Madali ako mabusog eh. More wine? Hihiluin mo ba ako, Nestor? Hindi naman. I'm just trying to be friendly. Friendly? Are we meant to be friends? Parang hindi yata tama. Bakit naman hindi? May pagkakataon na tayo. Kalimutan na lang natin ang nakaraan. No. Ayokong kalimutan ang nakaraan. I learned from it. Ang daming challenges and yet I surpassed them all. Ang sarap ng pakiramdam na nanalo ko sa buhay. Pinapahanga mo ako, Lani. It's getting late. I really have to go. Okay, but before that, I'd like to propose a toast. Para saan? Wala naman tayong dapat i-celebrate. Meron. Para sa lahat ng natutunan natin sa nakaraan. Malaking kasalanan ni Store sa'yo at saka sasawa mo. Teka muna, sandali. Yung boses mo ha, nakakahiya sa kapit ba? Eh wala akong pakialam, hindi na nag-iisip yung anak niyo eh. Lani, anak, bakit mo ginawa yun? Hindi mo dapat inurong ang kaso. Nakipag-areglo ka dun sa abogado ni Nestor na hindi mo man lamang sinasabi sa amin. Kahit man lang sana sa akin. Bakit ko kailangan sabihin sa'yo? Kaya ako naman ang may kaso. Hindi nga magandang tingnan. Pagsususpechahan ng mga kapamilya niya ang intensyon mo. Ginagawa mong lahat ng pabor kay Lani para makalusot ka sa kaso. Eh kahit ako Nestor eh, mag-iisip ako ng masama laban sa'yo. Gilbert, ako malinis sa konsensya ko. Hindi ko siya pinipressure. Bahala ka. Bahala kayo kung ano isipin niyo. Basta ang importante, in the end, kami nagdesisyon kung anong gagawin namin. Ano ito? Eh mukhang kayong dalawa na ngayon ang magkakampi ah. At kami mga kapamilya ninyo, ang kontrabida ngayon. Nestor, this is crazy. Ano kalokohan? Mahirap bang tanggapin na nagpatawad na ako? Eh talagang mahirap! Malinaw na lumilitaw na ako ng motibo ng lalaki yan sa'yo. Ginagamit ka lang niya para mabaliwala na yung kaso niyang homicide at makalimutan na ng lahat. Itong pasok mo sa kokote mo ah. Lahat ng pabor gagawin ng isang taong desperado. Ako, kung kailangan bigay ko lahat ng dugo ko, bibigay ko. Siguro pati kaluluwa ko, bibigay ko rin eh. Alam ko naman kung anong gusto mong sabihin sa akin, kuya eh. Na napaka-stupido ko, di ba? Hindi mo naman sabi sa akin ng diretso. Eh, stupid akong stupid, wala kang pakialam. Tama na. Tama na, ha?
Robert, nakikiusap ako, ha? Tigilan nyo na yan. Hindi kayo dapat nag-aaway. Ay, naku, ma. Kayong dalawa na lang mag-usap niyan. Ito, tandaan mo. Huwag mong kakalimutan. Buhay na Dennis ang pinapalit mo. Lani, anak. Hindi mo mayaalis sa amin ang mag-alala. Karapatan mo sa batas ang pinag-uusapan dito. Sana naman hindi ka nagpadalos-dalos sa naging pasya mo. Ma, gusto ko lang naman nakalimutan na ang lahat. Wala naman nangyayari sa kaso eh. Palagi na lang napopostpone sa kung anumang dahilan. At isa pa, malinaw naman na talagang aksidente lang ang nangyari. Talagang hindi may iwasan ni Nestor ang pagkakasagasa. Mahirap bang intindihin yun? Walang may gustong mangyari nun. At dahil pa dun, ipakukulong natin siya? Ma, mahirap bang intindihin yung desisyon ko? Are you falling in love with her? Oh, okay. Now, you have a bigger problem. Hindi ko pinlaan ito. Noong una, gusto ko lang mapatawad niya ako. Pero ngayon, natatakot ako. Baka magulo ang buhay niya. Guguluhin ka ng pamilya niya. Yun ang mabigat mong kalaban. Alam mo, nung nangyari ang aksidente, hindi ko naman alam na may asawa siya eh. Minsan lang kami nagkita nun. Tsaka nung time na yun, may chance pa dahil hindi pa siya kasal. Ngayon, lagi ko siyang naiisip. Gusto ko yung sinasabi niya. Gusto ko lahat ng ginagawa niya. Galit na galit pa sila. Sinaktan ka ba? Hindi. Si Kuya Ruben lang ang galit. Best friend kasi siya ni Dennis. Si Gilbert naman, mukhang frustrated. Pero hindi siya galit. At kahit hindi niya sinasabi, alam kong nagpapasalamat din siya na dismiss na yung kaso. Ano iniisip mo? Wala. Natatawa lang ako eh. Kasi parang tayo yung lumalabas na magkakampi at sila ang kalaban natin. Yun yaga nang napapansin ni Gilbert. Pero what the heck? Wala naman silang naiintindihan eh. Maski nga ako, hindi ko maintindihan ang sarili ko eh. Habang tumatagal, parang mas pumapabon na nga ako sa'yo. Bakit hindi ako makatanggi sa tuwing tumatawag ka sa bahay? Bakit nandito ako? I love you, Lani. At mas nauna ko pang naramdaman to kaysa sa'yo. Noon pa, nung una tayo nakita. Nestor, nagugulat ako eh. Eh, hindi tama. Walang mali. Lalo na kung pareho nakakamdaman natin. Walang mali. Sinisiguro ko sa'yo. Walang magiging pagkakamali. Sinungaling sa akin, Lani. Saan ka nang galing?
nakipagkita ka kay Nestor. Oo, Ma. Sige, aaminin ko na sa inyong lahat. Madalas kaming magkasama, madalas kaming magkita at nagkakaintindihan na kami. Ano? Anong sinabi mo? Anong kalokohan ito, Lani? Natanggap ko na na napatawad mo siya. Pero mahalin mo siya. Ang ibigin mo siya? Mahigit pa lamang isang taon nang mapatay niya si Dennis. Hindi niya pinatay si Dennis, Ma. Aksidente yun. At wala siyang ginawang masama laban sa akin. At kung tatanungin niyo ako kung anong kabaliwan itong pinasok ko, hindi ko sasagutin ang mga tanong niyo. Intindihin niyo na lang ako, Ma. Layuan mo ng kapatid ko, ha? Tigil mo ng panloloko sa kapatid ko. Hindi, mas grabe pa dyan mangyayari sa'yo. Layuan mo ng kapatid ko. Sabi mo, basta hindi na kayo magkikita ng lalaki yung tapos. Tulungin ako. Nangyabang ka na ngayon? Tulungin ako. Nakatingin ako sa'yo. Tama na yan. Tama na, Ruben. Huwag kayo mag-away. Tama na. Tumigil ka na. Hindi niyo ako mapipigilan. Buhay ko to at pag-ibig ko to. Wala kayong magagawa kung si Nestor ang pinili kong mahalin. Akin ang karapatang to. Akin! At kahit magpakasal kami, hindi niyo kami mapipigilan. Talaga naman ang babaliw ka na eh, no? Hindi kayo pwede magpakasal. Si Nestor ang pumatay kay Dennis, siyang pumatay sa asawa mo. Walang visa, kasal mo! Ma, ayan mo siya. Huwag mo sundan. Ruben, tama na. Tama na, maawa ka na sa kapatid mo. Maawa ka na sa kanya. Tama na. Mali ang kamag-anak ni Lani. Totoo na may batas na nagsasaad na ang kasal ng isang byudo o byuda sa taong pumatay sa kanyang asawa ay maaaring walang bisa. Ngunit bago ito maituring na walang bisa, nakasaad sa nasabing batas na dapat ang pagpatay ay sadyang ginawa na may motibong pakasalan ang asawa ng pinatay o ang nabyuda o nabyudo. Dito sa kaso ni Lani at Nestor, malinaw na wala namang intensyon si Nestor na patayin si Dennis upang pakasalan si Lani. Hindi nga niya alam na may asawa si Lani at ang pangyayari ay isang aksidente lamang na di niya maiwasan at inaasahan. Nabuo lang ang kanyang balak na pakasalan si Lani noong byuda na ito. Dala na rin ang pagnanais niyang kahit paano'y makatulong at mapagaan ang sakit ng loob at paghihirap nito. At kung pumayag man si Lani na sila'y magpakasal, ito'y tinuturing na talagang pinatatawad si Nestor. Kaya't maaari silang magpakasal. Mahalaga kung tanggap ba nila tayo o hindi. Ang mahalaga tayong dalawa. Wala tayong pineperwisyo. Wala tayong kasalanan. Hindi ako makapaniwala ng paglalaban mo ako sa kanila. Hindi ako natatakot. Gusto mo kahit ngayong gabi magpakasal na tayo. Nakahanda ako. Sa mata ng Diyos, tama ang pag-ibig natin. Yun lang ang iniisip ko ngayon.
Yun lang ang importante. I love you, Lani. I love you, Nesto. Minsan kitang minahal. At kahit kailan, may matitirang bahagi ng puso ko ang para sa'yo. Natagpuan ko na ang pagmamahal ko sa'yo kay Nestor. Gusto kong ipagpatuloy, Dennis. Alam kong nauunawaan mo ko. Alam ko rin pinapayagan mo na ako. I don't need a sign. Nararamdaman kong mas higit ang pagmamahal mo sa akin kaysa sa pagmamahal ko sa'yo. Dahil ang pagmamahal mo hindi nagagalit. Laging umuunawa. Naputol man ang buhay, hinahayaan mong ipagpatuloy ng iba. Iba na ako, hindi ba? Hindi niyo na ako matanggap. Anak, huwag kang magalit sa akin. Kung kinakailangan maintindihan kita, eh, gagawin ko na. Ingatan mo lamang at sarili mo. Ayoko masaktan ka. Siguruhin mo lang mabuti na mahal ka ni Nesto. Siguruhin mo lang, anak, na mahal niya ako, Ma. Natitiyak ko yun. Maniwala kayo sa akin. Delikado yung pag-iibigan ninyo ni Nestor. Ang tiwalang ibibigay mo sa kanya ay isang napakalaking sugal. Ikaw na rin ang nagsabi, marriage is a lifetime commitment. Lang, anak, masiguro na hindi ka ginagamit lang ni Nestor. Mahal ako ni Nestor, Ma. Nararamdaman ko yon. Hindi ko sinasabi na kami na nga sa isa't isa habang buhay. Pero ayoko mag-expect na kung ano-ano pa. Gusto ko nang maniwala na pinapayagan na kami ng Diyos. Ipagpapatuloy namin yung namatay kong pag-ibig. Alam kong alam yun ni Dennis. Kailangan ko ng pag-ibig para mabuhay, Ma. Thank you.
Nestor, wear this ring is a sign of my love and devotion. For richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Lani, wear this ring as a sign of my love and devotion. For richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Kung minsan, tayo'y may sariling plano para sa ating kaligayahan at karaniway humihingi na lang tayo ng tulong sa Diyos upang ito'y maisakatuparan. Nakalimutan natin na ang Diyos mismo ay may plano din para sa ating kaligayahan at naghihintay lang na tulungan siya para ito'y maisakatuparan. Ang planong ito, kahit anong sabihin natin, ay hindi na natin pa mapapabuti o mahihigitan. Kaya ang nais ng Diyos para sa atin ay malugod na tanggapin, salungat man ito sa plano natin. Sa ating buhay, kahilingang pinakamahalaga sa Kanya ay isakatuparan ang Kanyang kagustuhan. Paalala po ng inyong programang Ipaglaban Mo. Ang kasong inyong nasaksihan ay hango sa dokumento ng korte. Sadyang pinalitan ang mga tunay na pangalan ng mga pangunahing mga tauhan para sila ay mapangalagaan. Thank you.